Saturday ngayon dito, si Hannah at Sophia ay lumabas kasi nakipag-meet up si Hannah sa kanyang mga kaibigan na mga babae sa town kasama sa Sophia. So alam ko kakain na sila doon sa labas kasi alas 12 na rito ng tanghali. Pero malay mo, baka pag-uwi nila, gutom. So nagluto ako ng manok, chicken taichan, nilagyan ko ng balatong at saka carrots, toyo, oyster sauce, sibuyas, bawang, at saka luya. May luya kunti para makuha yung lasa na hindi magandang amoy ng manok. Kaya naglagay ako ng luya. Masarap yan! Okay, so, at pumunta ako kanina sa Chinese store. Bumili din ako ng jasmine rice. Kaya yan, nagsasayang ako ng jasmine rice. Masarap to. Ito yung pinakababorito ni Hannah na kanin, yung jasmine rice. Naubos na yung aming basmati. Pero yung basmati rito, hindi maganda. Nakatikim ako ng basmati nung nasa cruise ship ako nagtatrabaho. Yung Indian basmati, talagang masarap. Nagbabasmati rice kami rito. Hindi siya ganun kalambot. Pero yung jasmine rice dito, yung masarap. Yung wala akong makitang Filipino rice eh. Pero yung jasmine rice ay galing sa Thailand. Ito yung gustong-gusto ni Hannah na bigas. Yun! So, nagluto na ako. At least tapos ng aking gawaing bahay. Nakapaghugas na ng pinggan. Nakapagluto na. Okay, medyo malinis naman yung bahay. Okay, kasi si Hannah palagi linis ng linis yan pag dumating sa galing sa trabaho. Yun, at may pasok pa ako mamaya. Panggabi kasi ako. Kaya medyo, yan na rin ang baon ko. Papakita ko nga pala sa inyo. Ito yung kalderitang may gata. Diba, nagluto ko noon. Pangilang araw na ba? Pangatlong araw na talaga ngayon. So, may natira galing to sa freezer para hindi masira. So, yun ang panangalian ko para maubos na rin. Makulimlim dito sa England. Pero mainit. Tapos, biglang umuulan. Hindi ko talaga maintindihan yung summer dito. Ayan, makulimlim. Pero hindi siya malamig. 21 degrees. 21 degrees Celsius. Hindi ko alam sa Fahrenheit. Siguro, yan, kasi sa US ata Fahrenheit ang gamit. Dito sa England, parang Pilipinas, so Celsius. Celsius ang gamit. Kakain ako at pagkatapos niyan ay matutulog uli. Kasi panggabi si Japet. Alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga. Wow. Did you eat this one? Oh, yes, I did. I love it so much. What's that? How do you call it? Chicken with beans and carrots. Ah, okay. So I cook it when you were outside. Thank you, darling. You are the best. Mm-hmm. I know. So, ito yung baon ko ngayon sa trabaho. Panggabi ako, alas 7 ng gabi hanggang alas 7 ng umaga, Sabado. And then, pasok sa trabaho. So, ito yung kakainin ko, midnight. Pero pagdating ko sa trabaho, alas 7, magkakape ako at saka tinapay. Saka, kasi yung building na papasukan ko is medical school building. Hindi yun yung regular na building na pinapasukan ko. Kasi yung regular na building na pinapasukan ko, every summer, close siya sa panggabi. Kaya, kumbaga on-call lang ako pag may nagbabakasyon. So, kinocover ko yung shift nila basta panggabi lang kasi hindi ako pwede magtrabaho sa umaga. Kasi si Hannah ang nagtatrabaho sa umaga. Ako ang nagbabantay kay Sophia, pick up kay Sophia sa school, drop her off. Yun. So, yan. Pansamantala, nasa medical school ako. Kaya, nice manok. Manok. Put more sauce. It's very dry.
Why? Sorry for the mess. I'm cooking too. So Hannah is cooking too for... And I'm also doing a cold cake. Enough. Okay. Saucy, juicy. So it looks like a lot, di ba? Pero konti lang yan. Parang isang serve ng kanin lang yan. Kasi maliit tong... Ito. Ito. Ito, hindi to plastic, glass to. Para pwedeng i-microwave. Yeah. Good. Yeah? Alright. So, magsa-shower na ako. What time you start? 7 o'clock in the evening. Ooh. Yeah, until 7 in the morning. Wow. So, ganyan lang talaga ang buhay dito sa England. Trabaho, bahay, at yun. Kape pa. Okay. And you can try my cake. Ay, ito pala ang dadaling kong dinapay. Pang merienda doon. Para siyang pandimunggo. Yun. Mm. Sarap niyan. Yan, so, pang kape. So, I was... Sausaw sa kape. Sausaw to yeah. Kape? Sausaw sa kape. Sausaw sa kape. Titirahin ko yan mga bandang alas 8. Pagdating ko doon, magre-relax si Japit Boy. Kasi yung mga security doon, kilala ko rin. Matagal ko rin nakilala kasi yung medical school na building, 4 years akong nagtrabaho doon bago ako nagpalipas sa ibang building. Kaya yung lahat ng mga security doon, kilalang kilala ko. Kaya pagdating mo ko, hindi na baguhan. Kumbaga, relax pa rin. Yung tawag namin ay tranquilo. Okay. Okay. Alright. Alright, okay. See you later. See you later, alligator. It's 7 o'clock in the morning, katatapos lang ng 12-hour shift. Uwi yan na, medyo pagod si Japit Boy. Alam niyo naman, yung buhay security. So, alert! You know, alert, no ID, no entry. So, pauwi na ako. At sigurado ako, si Hannah ay gising na kasi magcha-charge pa. Sophia tulog pa yon. Mamaya pagigisingin ni Hannah ng mga banda alas 8:30. Yun, at ganun lang talagang buhay dito. Simple lang. So, home time. Nakakabingi yung tahimik. Karating ko lang sa bahay. So, nakakabingi. Sobrang tahimik. Linggo kasi yung mga tao nagpapahinga pa, natutulog pa. Sigurado ako siya, baka nga siya natulog pa. 7:15, 15 minutes drive lang galing sa trabaho. Ito, dandahan tayo sa bukas ng pinto para hindi na magising yung kapitbahay. Morning. Morning. Wow, you Hannah prepared early in the morning. Yeah. Look. Wow. Kasi may lunch fellowship ata sa church. Yeah. Kaya ito yung inanda ni Hannah. Papakita ko sa inyo ulit yung drawing ni Hannah, oh. Talaga kagabi niya ito binanatan eh. Did you draw this last night, darling, right? Yeah. Wow. Amazing. Very wonderful. Ito yung... So what's this small one? So you drew first in the small one? Yeah, but not yesterday. And then... Wow. Amazing. Galing mo talaga, darling, ah.
Hannah breakfast in bed. Is that oatmeal there, darling, right? Oatmeal, yeah. Oatmeal with cocoa bits. Cocoa bits? What is that? Chocolate bits. Your oat is free. Gluten-free. It's not free. It's very expensive. It's just gluten-free. Gluten-free. So, dito siya nag-breakfast para habang nagbe-breakfast siya, kwentuhan. At ako naman ay, yan, patulog-tulog dito. Kasi pasok mamaya, panggabi. So, did you sleep well? No. Hannah always had this problem of stomach ache every morning. And we really don't know the cause. Right? You've been check, everything. I think it's a gluten. Yeah. I sometimes have a gluten because there is no option, anything else to eat. So. But you don't really eat gluten food, right? Could be sometimes particular fruit with high sugar. Like banana? Banana is okay, but not a really very sweet banana. Just like a ripe yellow. Or grapes? No grapes. I need to eat fruit with the low sugar. Fruit with the low sugar? Yeah. Yeah. Okay. So ako naman ay patulog-dulog na. Kailangan na matulog. May mga marami pa rin ako kasing na babasa ng mga comments about sa pagiging security dito sa England. Kung paano ako naging security dito sa England, paano mag-apply ng security dito sa England sa mga kababayan natin na nagtatanong sa akin about paano ako naging security dito sa England, paano mag-apply ng security dito sa England, ito po ay para sa inyo. So, sana mapanood nyo to para alam nyo. At kasi from time to time talaga nakabasa ako ng comments paano mag-apply ng security dito sa England. Wala pong apply yan dyan sa Pilipinas para sa security dito sa England. Wala po kasi ang pagiging security hindi naman po skilled na trabaho. At paano ako naging security rito? Pumunta muna ako rito sa England at nag-apply ng pagiging security. At kung paano ako nag-apply, parang Pilipinas din magti-training ka para makakuha ka ng lisensya. Tapos, pero nandito na ako sa England at dito na ako nag-apply. At kung paano ako nakapunta sa England, dahil sponsor ni Hannah. So Hannah sponsored me to come in England. Yon, through marriage. So naawa sa akin, pinakasalan ako para makapunta ako sa England. True love. True love. Yon. Yeah. So I was hoping that you're gonna get a good job and I don't need to work. Ayun, so uli po, there is no appliance sa Pilipinas para magiging security guard dito sa England. Pumunta ko rito sa England through sponsored
marriage, via marriage, yan bang tawag dyan? Tapos nung nandito na ako, I took security license program, 3 days straight, then exam, and then nung nakapasa sa exam, yun, mag-apply ng security license, at pagkatapos magkakuha ng security license, apply ng pagiging security. That was almost 12 years ago. So now you are security senior. I'm the most senior security. Now there is one guy that I do not want to mention the name because they're also watching. So yeah, only one security that is senior than me when it comes to years. Years, yeah. Serving years. Huh? Serving years for company. Serving years. Yeah. Kaya kilala ko ng mga security kasi sa tagal ko ba naman. At yung iba, nag-quit na, nag-apply sa iba. Ako hindi. I stayed in the same company for 12 years now. That's a good company then. Yeah, I like it. Kasi ngayon kasi nasa common buildings ako. So yung common buildings is 24-hour building. Pero pag summer break ganyan ito, sarado sa gabi ang building na pinapasukan ko. It means wala dapat akong trabaho. Pero siyempre pag wala akong trabaho, saan ako kukuha ng pera? So yung ginagawa ng kumpanya, palagi akong tinatawagan, parang uncle ako, covering shift all over university. Uncle lang yun. Gaya nito, yung uncle ako, straight three nights na, uncle lang yun, yung kinocover ko yung mga shift na kung saan yung mga security nagbabakasyon. So, yung cover shift ko hanggang July 7. So, ano pala ngayon? 26. Nag-upisa yung cover ng shift ko from last Thursday, 22 ng June. Hanggang 7th ng July, may trabaho ako. Kasi yung isang security sa medical school building, nagbakasyon. So, pagkatapos niyan, siguro pahinga ng mga 2 days, tatawagan naman ako ng boss ko, covering shift naman sa ibang building. Pero, around campus lang yun. So, okay, di ba? Yun. So, again, yun po ang... Sana mapanood niyong video na to para alam niyo talaga at hindi kayo umasa na baka, kasi maraming umaasa na may applyan pala ng pagiging security sa Pilipinas para sa England. Wala po. Kung gusto niyo talaga ng security, applyan ng security sa Pilipinas para abroad, mas maganda cruise ship. Galing pa ako sa cruise ship. Meron po dyan. Hindi ko lang alam ngayon kung ano yung kumpanya na in-applyan. So, i-research niyo na lang sa Google. So again, matutulog na si Japit Boy kasi night shift ngayon si Japit Boy. Alas 10 ng gabi na naman. Hindi na 7-7, alas 10 ng gabi hanggang alas 9 ng umaga. 11-hour shift. Kung may mga tanong kayo, next time ko sasagutin. Next time namin sasagutin kasama Sophia at si Anna. Bye for now.